Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Magandang umaga, Pilipinas! Kasabay sa pagbabantay natin sa panibagong sama ng panahon, ngayon din ang unang araw ng 30th ASEAN Summit na gaganapin sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Kaya sa mahigit 40,000 personnel mula sa iba't ibang ahensya na abala ngayon sa pagdating ng mga delegado, para sa inyong kumpletong preparasyon, tumutok muna sa latest weather update. Ito ang Panahon TV na nagbibigay ng kumpletong impormasyon sa lagay ng ating panahon. Pwede na rin balikan ng aming mga reports, bisitahin lamang ang YouTube account ng Panahon TV. At ako si Eunice Santaya sa inyong mga kasama ngayong Wednesday morning, April 26, 2017. At sa lahat naman ng mga commuters na maagang gumising para pumasok sa opisina, ang sunrise natin ay napakaaga. Ito ay kasaganap na 5:36 kanina lamang yan at inaasahan namang lulubog itong haring araw sa ganap yan na 6:12 mamayang gabi. At dahil nga dito sa pagbabantay natin sa bagyo sa labas ng par, makakapanayam natin ng live ngayon ang isa sa mga pag-asa weather forecaster, Chris Perez. Magandang umaga sa iyo, Chris. Unahin na namin to. Bigyan mo nga kami ng detalye dito sa bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang magandang umaga yun isa sa ating mga taga-subaybay. Patuloy nga tayo nagmo-monitor sa isang bagyo na may tropical depression category sa labas ng ating air responsibility. At kaninang alas 4 ng umaga, ito ay tinatayang nasa around 1,275 kilometers ang layo silangan ng Southern Luzon area. Taglay nitong bagyong ito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 55 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso ng hangin ay aabot naman na around 65 kilometers per hour. Ito ay inaasahang kikilos sa direksyong west-northwest naman sa bilis na 11 kilometers per hour sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Ngayon, posible nga pumasok ito ng ating air responsibility ngayong araw nito. Kaya't pinapayo natin yung ating mga kababayan na magantabay sa mga weather updates na ipapalabas ng pag-asa hinggil sa naturang sama ng panahon. At Chris, ito bigyan nating daan itong isang katanungan mula sa Panahon TV follower na si Jeffrey Andres. Ang sabi niya ay kung magla-landfall ba itong bagyo, saan ito tatama? Well, sa ngayon, Jeffrey, itong tropical depression na ito, hindi natin inaasahan na magla-landfall or tatama sa anumang bahagi ng ating bansa. Posible itong pumasok ng ating air responsibility, pero sa susunod na 2 hanggang 3 araw, inaasahan nakikilos ito pa Hilagang Kanluran, then Hilaga, then magre-recurve papunta sa Hilagang Silangan. Generally, hindi tayo naasahang direktang maapektuhan ng naturang sama ng panahon, pero offshore, yung mga karagatan dito sa silangang bahagi ng Kabisayan at Mindanao, posibleng maging katamtaman hanggang sa maalon sa mga darating na araw. Pinapayo naman natin yung mga kababayan natin sa silangang Kabisayan, yung mga mangisda at yung mga may maliliit na sakyang pandagat na iba yung pag-iingat nga, lalong-lalo na sa paglaot dahil may inaasahan tayong bagyo within the next 2 to 3 days. Ayan, Jeffrey, nalaman nga natin na itong bagyo na ating binabantayan ay magre-recurve at walang magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At kagaya ni Jeffrey, maaari din kayo magpadala ng inyong weather-related questions sa anumang social media accounts ng Panahon TV. At kaugnay nito, Chris, kailan ba nagtataas ang Tropical Cyclone Warning Signal ang PAGASA? Well, normally, Eunice, no, ang PAGASA ay nagtataas ng Tropical Cyclone Warning Signal kapag inaasahan natin tatama direkta sa landmass ng ating bansa ang isang bagyo o kikilos ng may kalapitan dito sa ilang coastal areas ng ating bansa. Subalit, sa kaso nga nitong inaabangan nating sama ng panahon, hindi natin inaasahan na kikilos to lalapit man lang dito sa coastal areas o direktang tatawid sa anumang bahagi ng ating bansa. So, generally, sa ngayon ay wala tayong inaasahang senaryo na magtataas tayo ng Tropical Cyclone Warning Signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, yun nga yung payo natin, magantabay pa rin sa weather updates ng PAGASA dahil kung magkaroon man ng pagbabago sa lakas, pagkilos at galaw nito ay i-inform kaagad natin ang general public para agad-agad na makapaganda sila kung sakasakaling magkaroon ng pagbabago doon sa inaasahan nating forecast track.
Nililinaw ko muli, walang nakataas na anumang tropical cyclone warning signal sa anumang bahagi ng ating bansa dahil hindi magla-landfall itong bagyo. At kaugnay nito kahapon dahil wala pang epekto itong sama ng panahon sa ating bansa, saan ba yung mga lugar na nakaranas ng pinakamataas na temperatura? Ibig sabihin nito, mainit na panahon yung kanilang naranasan. Well, Eunice, no, dito pa rin sa Luzon na naitala yung pinakamataas na daytime temperature kahapon. Sa Cabanatuan City, nakapagtala tayo ng around 37 degrees Celsius, followed by Dagupan, Clark at Cotabato City, 36.5, 36.4 at 36.0. Samantala sa Tuguegarao, Cagayan, around 35.5 degrees Celsius. At sa mga susunod na araw, dahil hindi nga tayo inaasahang direktang maapektuhan ng bagyo, asahan pa rin na patuloy pa rin makakaranas ng mainit at malinsangang panahon sa nakararaming bahagi ng ating bansa. Pinapayuhan natin na uminom ng sapat na dami ng tubig yung mga lugar na makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon para maiwasan dyan ang dehydration at yung mga karamdaman na kaugnayan sa labis na pagbabilad dito sa araw. And last question na to para sa paghahanda ng ating mga televiewers, ano ba yung nilalaman ng 5 AM weather forecast ng PAGASA? Well, sa araw nito, Eunice, no, patuloy pa rin makararanas ng mainit at malinsangang panahon ng buong kapuluan, maliban na lamang sa mga ilang dagliang pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabi. Samantala, ang mga baybayang dagat dito sa hilaga at gitnang Luzon, inaasahan natin na magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa natitirang bahagi naman ating bansa, magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon ng mga karagatan. Nakapanayam natin ang live ngayon ng isa sa PAGASA weather forecaster, Chris Perez. Maraming salamat sa iyong oras na binahagi sa amin ngayon ukol sa lagay ng ating panahon. Susunod sa Panahon TV. Massive black hole na obserbahan ng NASA. Yan at iba pa sa aming pagbabalik. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from PAGASA. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Oh,